Magsasabi ako ng iba't ibang sitwasyon ha, Rico. Kapag guilty ka, ang sasabihin mo, correct, maring Jess. Kapag not guilty, sasabihin mo, walang ganun, Mars. Sige po. Nangutang sa tindahan at nakalimutang bayaran. Walang ganun, Mars. Nakaaway ang kapitbahay dahil hindi isinauli ang batsa at tablang panlaba. Walang ganun, Mars. Nagdadabog kapag inutusang maghugas ng plato. Ay, ako yun. Aminado ako doon. Correct, Mari Jess. Sa lahat yata ng gawain sa bahay, yan ang pinaka-hate ko. Ay, nung bata po, kung nagdadabog po ako maghugas ng pinggan, tapos hindi naman po ako kumain ng daming hugasan. Nagsisiga kahit may nakasampay na mga damit ang kapitbahay. Correct ka dyan, Mari Jess. Correct na correct. Napaka-common nito na pinag-aawayan sa mga probinsya. Di amoy usok lahat ng damit nyo, di ba? Nagpapatago ng ulam sa ref ng kapitbahay. Correct ka dyan, Ma'am Jess. Anong ulam pinapatago mo? Ganunggong po. Hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Wala, ganun, Mars. Ay, nakatanggap ka na. Magkano natanggap mo? Ay, bigas, Ma'am, tsaka sardinas. Eto, nagbigay ng bagsak na grado sa estudyante. Correct na correct ka, Maring Jess. Ano nangyari dun sa bata na binagsak mo? Bili ko po siya ng bagong project kung saan kaya niyang gawin. Last question. Hindi nanunood ng KMJS. Ano po? Hindi nanunood ng KMJS. Walang ganun, Mars. Ay, KMJS na yan. Salamat. It took somebody like you para ipamukha sa ating lahat kung ano yung maganda sa ating pag-uugali, pati rin yung hindi maganda. Thank you po. Wala namang tao. Opo, Ma! Anong ginagawa ni Aling Feli? Pag nalagay siya ng mga bote ng alak to. God. Si Kapitan ba yun? Ano? Bisan ko. Mga Kapitan eh. Oh. Hi Cap! Good morning po! Magandang umaga naman sa Ifeli. Kayo no anak yan. O nga, pwede kayo nung anak yan. Himala, nag-aalaga ka na, ha? Pamangkin ko, Kap. Pamangkin ko, galing silang ano, Tugigaraw. Dumalaw dito sa akin. Pinasyal ko lang kasi naninibago na mamahay dito. Naku, Kap, pasok na po kami kasi itong bata na mamahay. O sige. Baka mamaya, ano pang mangyari sa bata? Naku! Naku, Feli, baka naman hindi talaga baby naman ang stroller na yan, ha? Grabe ka naman, Daddy Finger. Hindi naman. Ito naman, kula kang tiwala sa akin. Patingin nga. Tumigil nga kayo, sige. Naku, Kapitan, hindi naman po talaga baby ang laman ng stroller na yan, eh. Alak po. Bukha nga mong boto ko. Kasi nakita ko po si Aling Feli na naglalagay po ng bote ng alak dyan po sa stroller. Ikaw nga, Felisa, huwag ka nga nakikisa sa usapan namin mga matatanda. Ito talaga. Aminin nyo na po, Aling Feli, huwag na po kayo magsinungaling. Nakita ko naman po talaga kayo na alak na nakalagay dyan eh.
Wait lang, Feli. Check natin yan. Dali, finger check mo. Aring Nena, ano ang masasabi mo sa issue ng COVID? Alam nyo mga Mars, ha? In my own opinion, ha? Hindi naman kasi talaga ako naniniwala sa COVID-19. Pero ganun pa man, nag-iingat ako, di ba? At syempre, nakasunod ako sa mga protocols. Wala naman sigurong masama kung susunod ka. At wala rin namang masama kung hindi ka maniniwala. Pero mas maganda, sumunod ka na lang. Kung ayaw mong maniwala, fine. Pero mas maganda, sumunod ka para iwas aberya. Di ba? Hindi yung ikaw pa matapang, iniingatan na nga tayo eh. Di ba? Ganun lang mga Mars, kung ayaw maniwala, diwag. Walang magpipigil sa'yo. Pero sumunod ka. Matuto kang sumunod sa ating pamahalaan. Yun lang naman. O sige mga Mars, ayun ang opinion ko. Salamat. Ingat. Alam niyo mga Mars, tuwa ako sa comment na to. Hindi ko maintindihan. Parang feeling ko, ito nasa Mars talaga siya. Ano ba ibig sabihin nito, ha, bebe ko? Hindi ko maintindihan. Pero whatever it is, happy lang tayo. Good vibes lang. Happy-happy lang. Okay? Salamat, Mars, sa pag-comment kahit di ko naintindihan. Walang ganun, Mars! Hello. Ganda. Bakit po? Ining. Baka may pera ka dyan. Maganda lang ho ako. Wala ho akong pera. Nag-aaway na yun. Parang si Feling taga yun ha. Mukhang high blood. Oh, kaya 500 lang. Ano? 500 lang? Palimos naman, kahit pa ibangin. Baba, beauty print ko naman yun. Gadget ko lang sa isang linggo. Wala kasi nag-compare. Ganda mo. Hindi niyo ba alam na 50 pesos nga lang hiningi ko sa asawa ko nagarang bulan pa kami? Tapos ikaw yung 500? Ang social mo naman. Hindi naman ganda. Wala nang nag-compare. Kahit 500 lang. Saan ako kukuha ng 500? Bibigay ko sa'yo. Grabe ka naman yun yung magsalita. Feli! Parang high blood ka. Nangihingi. Akala mo, may mga pinatago sa akin. Ito naman, makapagsulta sa matanda. Kung ayaw magbigay ng limos o ng pera sa matanda, huwag ka lang magsulta ng kung ano-ano. Nasasaktan mo lang yung damdamin itong matandang to. Alam mo, ining tama ka. Dapat kung hindi na magbibigay, di ba, dapat huwag na lang magsalita. Kung gusto mo, ikaw na lang magbigay. Ito talagang si Feli. Pangit. Maganda. Aso. Naku, Lola. Pasensya na ka dun sa kapitbahay ko yung si Feli. Mabait naman yun. Naku, baka wala lang talagang pera. Pagpasensyahan nyo na po. Sige po. Uning, baka naman may pera ka dyan. Hingi ko kayong pera? Naku, wala ako kasi akong budget. Gano'n po ba kailangan nyo? 500 lang. Babudgeting ko naman, matipid naman ako. 500? 500 pa po ang kailangan ninyo. 500 na nga lang itong pera ko eh. Naku, bibigyan ko po kayo ng ano, ng 100. Okay na po ba yun? Sige, 100 na lang. 100 na lang hingin ko sa'yo. Kapunta lang ako dun sa tinda, magpapalit ko ako. Huwag ka lang pumunta ng tindahan. May bariyan naman ako dito. Magkano ba pera? Hindi pa 500. Ako lang, babariyahan ko yan. Ha? May bariya po kayo sa 500? Sige po. Aring Nena, totoo po bang buntis kayo kasi yun ang nabasa namin sa newspaper? Ang ginap ng salita. Kasi... apektado na yung pamilya ko, yung career ko. Opo. Inaamin ko po na
Nabuntis po ako. Alam po, patuloy niyo po akong suportahan kahit mag-des na ako. Sana after ko pong mga anak, suportahin niyo pa rin po ako. Oo, buntis ako pero wala pong ama. Ganun pa man, mabuhay ko po yung anak ko. Kahit ano pong mangyari, salamat po sa inyong lahat.